Buko with kalingking. Sarap, pang snack. Sana all. Gumala na naman si Kamari Marites. Pero bago ka nga makapunta sa iyong pupuntahan, kailangan mo munang isulat ang iyong mahiwagang pangalan. Sabi ko nga ni Maisena sa mga paradayan. Char, para yan sa ikakabuti ng lahat. Pakatapos nga namin magsulat, diretso na kami sa aming pupuntahan. Habang nga kami nagbibiyahe, ay napahinto kami. At nagmarites muna ako na naglakad kami ni Sumi sa unang pataas. Ito kasing sinasakyan namin ay biglang nawalan ng hininga. Kaya napababa kami para maglakad. Nagibutan guide ka na ako sumotor. Kaya pati sumotor nagsusuko na pag ako nakalunat, inay ko po. Maya-maya nga naamoy ko na ang magandang tanawin. Pero may kunting pataas pa palang daraanan. At maya-maya nga nandito na kami sa tuktok ng bundok, char. Sa ganda ng tanawin, abot kamay muna ang langit. Kasama ko nga ang mga kapatid kong gala. Siyempre di mawawala si Musumi. Umikot-ikot pa si Kamari Martes. Akala mo hindi mabigat ang katawan. Char. Bali, medyo matagal na nga kaming pumunta dito. Pero ngayon ko lang inedit. Medyo tinatamad kasi talaga ako mag-content ngayon. Pero syempre, may dahilan. Pero salamat nga po sa mga nag-PM talaga na nagtatanong kung bakit hindi nga ako nakakagawa ng content ngayon. Kaya salamat nga po sa mga sumusuporta at salamat sa mga nag-aabang pa rin ng mga content ko. Sa mga hindi nakakalam, sa Tinawagan Hills nga po ito na matatagpuan sa Sitio Ibabaw, Lourdes Baaw, Camarines Sur. Ito ay magandang puntahan talaga lalo na sa mga mahilig mag-hiking, nature trip, camping, at dito ay the best for sunrise and sunset. At kung sakali ang pumunta kayo dito na walang dalang pagkain, ay pwede kayong bumili dito ng mga pagkain. O diba, napasayaw-sayaw pa si Kamari Marites? Busog yarn. Pagkatapos kung ang sumayaw-sayaw, nagunahan nga kami ng kapatid kong makapunta sa taas. Siyempre, talo talaga ako at bumibigat na talaga ang katawan ko. Pero nga, sabi ko, babawi na lang ako sa next year. Char! Pag napagod ko nga maglakad, pwedeng-pwede kang sumakay dito at magpahinga. Nakapagduyan naman ako pero tumayo agad ako at baka maputol. Kaya naman itong kapatid ko tuwang-tuwa at siya na daw ang sumakay at susumi. Nang makarating nga kami dito ay sobrang init na ng panahon at tanghali na ng mga oras na yan. Kung makapunta nga kayo dito ay talagang hindi kayo magsisisi sa ganda ng tanawin. At pwedeng-pwede pa kayo magpa-pictures. Kaya naman si Kamari Marites ay todo pa-cute sa picture pati na ang batang bulili. At kung hindi ka pa nakakapunta dito ay wag na magpahuli, isama na ang buong barkada at pamilya. Sa 10 pesos mong ang entrance ay sulit na sulit ay talaga mag-i-enjoy ka pa. Napagod na nga kami sa kakalakad kaya nagpahinga muna kami. Sa sobrang init nga ng panahon ay talaga namang nakakauhaw. Kaya naman naisipan namin bumili ng buko at kalingking. Pagkatapos ko ngang mainom ang buko juice ay pinahati ko nga ang buko. Para naman makain namin ang laman, sayang naman, diba? Ginawan nga din kami ng kutsara ko no para makayod namin ang laman ng buko. O diba, busog-lusog na naman kahit sa Kamari Marites. Sana all. Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga, ay tuloy pa rin ang picture-pictures. Basta Bicolano o Ragon, char. At maya-maya nga din ay umuwi na din kami. Habang ang nag-e-edit ako ay nagpapa-shoutout ang mga naglalaro ng badminton. Pakaraya pag nganyamuin mga nunoy tama ilaban basa sa palarong pangbansa. Sana all. Kaya't hanggang dito na lang po. Salamat sa panunood. Paalam!